Oof! Yo! Good morning guys! Ito po muli si Daddy Bean and maligayang pagbabalik sa ating channel. Meron na naman tayong ano dito, tatalakayin na medyo mainit-init and yung tungkol dito sa pagsisimula ng bagong programa ng Eat Bulaga. Magiging Eat Bulaga Kapuso. Oo, yun yung title ng bagong programa. And magsisimula, tingin ko magsisimula yan ngayong 12 PM. Lunes ngayon. And malaki yung chance, guys, na magsimula ang bagong Eat Bulaga na merong mga bagong host. Gaya nung nakikita nyo dyan sa ating screen, mga posibleng host ng Eat Bulaga, gaya ni Paolo Contis. Yan. Tapos si... Not sure kung sino yung babae. Hindi ko kilala yung babae, guys. Not sure. Baka ito yung ano, yung halos host. Not sure, ha? Baka siya. Tapos si Kuya Kim. Tapos si Betong. Tsaka si Buboy. Yan yung mga posibleng maging host. Actually, si Kuya Kim daw ay parang Sabad. Ano lang siya? Sabado at Linggo. Yun yung narinig ko. Hindi ako sure, ha? Sabi kasi nila is busy si Kuya Kim ng weekdays, so Sabado at Linggo, no? And yun ang isa sa mga aabangan natin dito. Actually, sabi nila iboboykot daw nila yung pagsisimula ng Eat Bulaga Kapuso ngayong week na to. Pero hindi pa rin natin mapipigilan yung interest o yung curiosity natin na panoorin nito kung anong outcome nung bagong Eat Bulaga. So mukhang malabo talaga yung sinasabi nila na ano, na malaki ang chance na makuha ni Tito Vic and Joey yung pangalan na Eat Bulaga. Walang kasiguraduhan yun, kaya nga paglipat nila sa TV5, which is yun yung tingin ko yung confirm, kasi yun yung ano eh, yun yung malaki yung ano, maugong malaki yung posibilidad na doon talaga sila lilipat. Ay iba na talaga yung pangalan, no? And isa pa, may mga nalaman din tayo na maraming nag-back out ng mga inalok nila o ng Tape Incorporated na maging main host, no? Kagaya ni Alden Richards, Ia Villana, yung nabanggit natin noong nakaraan, and iba pa. Michael V, yan, isa pa yan sa mga umayaw. Sabi niya hindi ko kaya yan dahil yung loyalty ko nasa Tito Vic and Joey. Malaki yung naitulong nila sa akin. Diba? So, yun. Ito, abangan natin mamaya kung ano mangyayari dun sa show ng Eat Bulaga Kapuso. O, yun yung narinig ko na pangalan na gagamitin nila. Eat Bulaga Kapuso. Siguro para medyo magkaroon naman ng pagkakaiba talaga ng konti. Although Eat Bulaga pa rin yung pangalan. Pero it nilagyan nila ng ano, Eat Bulaga, then may Kapuso. Kasi nga, nasa GMA sila, so pwede yun. Eat Bulaga, Kapuso. Parang playing safe din sila dito eh. Just in case, kasi nasa, not sure, court decision, pwedeng nasa korte na ito eh. Oo, pwede. Nagkakaroon ng contest sila sa korte. So, para si parang katulad dun sa ano guys, sa Showtime. Nung nagkaroon sila ng problema sa pangalan nila, yung It's Showtime, isang linggo muna silang naging ano eh, magpasikat. Naalala niyo yun? So, ito, yung ginawa ng Tape Incorporated na baguhin yung Eat Bulaga sa Eat Bulaga Kapuso, is yun yung part kung saan nag-playing safe sila. O, nandun sila sa safe zone kung saan baka mamaya pag ginamit nila yung pangalan talaga ng Eat Bulaga, tapos ang desisyon ng Ortega nito, nasa Tito Vic and Joey talaga siya papunta, magkakaroon din sila ng problema. So ibig sabihin, kung Eat Bulaga Kapuso na siya, malamang medyo nasa safe zone sila, no? And siguro konting ano na lang, konting revision na lang, no? Just in case, ha? So ito yung ano, mga nakikita nyo sa screen natin, mga posibleng main host. And dyan ay sisimulan mamaya. Tingin ko ha, kasi habang tumatagal, alam nyo na sobrang laki ng gastusin ng Tape Incorporated. Sa, alam nyo na, yung bawat araw na lumilipas, usually million ang kita nila sa isang araw. So bawat araw na lumilipas, ibig sabihin, malaki yung nalulugi sa kanila. So
I think nasa kanila syempre yung ano, yung tinatawag na the show must go on. Ibig sabihin, ano man ang mangyayari, gagawin natin ito, ipapasok natin yung mga bagong main host, and yung mga main host na yan, although makaka-receive sila ng mga bashing, maraming bashers, pag kayo ang lalagay sa sitwasyon nito mga to, para sa kanila, opportunity ito para magkapera. Tao rin sila guys. Ano sila eh? Nakangailangan din sila ng pera. Kailangan din nila ng boost ng karir. So kung itong bagong karir na to, natatahakin nila eh, pwedeng mas magpaganda ng karir nila. Bakit hindi? Parang ganito yan eh. Parang may nag-open na pintuan. Bakit nakikita mo maganda yung, posibleng maganda yung future? Bakit hindi? So hindi natin sila masisisi. Although, nandun talaga yung chance na mabasila ng todo, no? Hindi mawawala yun. And yung boycott nga, sinasabi nila boycott. Pero sa tingin ko, hindi ganun ka daling i-boycott. Itong part na to, kung saan, ang daming nakaabang. So, isa lang ibig sabihin nun. Hati ang opinion ng mga tao na kung papanoorin ba o hindi. Okay, so abangan natin to guys. And yun, masarap kasing mag-vlog ng ganito yung mga yung napapanahon, yung maganda yung ano, maganda yung viewership. Kasi pag minsan sinasabi nila ito, medyo may iba tayo dito sa topic. May mga nag-chat sa akin pag minsan, "Kuya, ba't ganito yung vlog mo? Akala ko ba repairing ka lang? Akala ko ba babe ka lang?" Alam nyo guys, ang title nung ating ano, ang title nung ating YouTube channel ay Daddy Vin. Ngayon, kung titingnan ninyo yung description natin, sinasabi ko dito sa description na ano, makikita nyo naman eh, pag nag-scroll down kayo sa description. Ang channel na to ay hindi para sa vaping lang. Meron din tayong post na sa iba-iba, like cellphone, computers. Kasi ang channel na to ay kay Daddy Vin. So, hindi ito Daddy Vape. Gets nyo ba? So, doon sa mga nagtatanong, ganun po. Daddy Vin po yung channel, hindi Daddy Vape. Okay. Ibig sabihin, kahit ano, pwedeng pumasok dito. Kasi ang topic dito is kung ano yung interest ko. Ibig sabihin, kung may napanood akong ganito, kung ano yung ginagawa ko, posibleng kung halimbawa, magsishare ako ng ganito, may ginawa ako, isishare ko sa inyo, which is kung alam ko may maibibigay ako o masishare na kaalaman, pwede yan. Pero hindi lahat. Ibig sabihin, kung meron akong mga ginagawa, hindi naman nasa CR ako, hindi ko naman pwedeng ishare yung ginagawa ko sa CR, di ba? So, namimili ako ng mga bagay-bagay. O, namimili ako ng mga bagay-bagay na ganun. Meron kasi mga vlogger, isishare nila, naglalabas sila. Okay, okay naman yun. Pero sa akin, sa tingin nyo, maglalaba ako? Tapos, ipopost ko dito sa ano? Magkaka-interest kaya kayo dun? Si iba na lang ang gumagawa nun, naglalaba. Siyempre, hindi, wala naman akong ano, mukha at katawan ni iba na. So, hindi yung paglalaba talaga yung ano, yung interest ng mga tao. Alam nyo yun, di ba? So, namimili tayo ng mga ipopost natin. And isa ito sa mga magagandang ano, chance. No? And, siyempre, magsishare pa rin tayo. And yung mga natutuklasan natin, gaya nito guys, mapakita ko sa inyo ito. Siguro kita nyo naman ang malinaw. No? So, abangan nyo yan guys. Sa Facebook page natin, Vinsky, V-I-N-N-Z-K-Y, tsaka Daddy Vin page. Posibleng i-post ko to. Ano to? So, hindi ko muna, ano? Siguro, nakikita nyo na siguro dun sa iba kong post, pero hint pa lang yun. Ibig sabihin, konti-konting information pa lang. So, sa tingin nyo, ano to? Okay? So, hindi ko muna iyan yan. Hindi ko muna sasabihin. So, under ano pa siya eh, under trial pa. Pero malaki yung chance, 90% na ako. Malapit na to. And i-reveal ko yan. Madali lang naman sigurong i-post yan. Pagkatapos kong gawin at nakita ko okay na yung product, dandahan nating i-release siya. And mapapakinabangan yan sa mga unit na to. Yan, may idea na siguro kayo. Okay, and din sa mga ano, may mga nanghihingi ng mga vape. Oh, lagi ako nakaka-receive nun guys. Hindi lang yung mga repairing messages nyo. Papa-repair po ako ng location nyo. Taga saan po kayo? May isira po yung vape ko. Yun yung mga karaniwan ko nare-receive guys. And ang totoo, may mga time na ini-ignore ko. Kasi sobrang dami. Oh, yun, transparent ako dito guys. Yung iba, pinapasa ko sa ibang shop. Kaya halimbawa, may mga nakakapanood dito na marunong mag-repair. PM lang kayo sa akin. Okay? Halimbawa, may taga Tugigaraw, Ilocos Norte,
Quezon, Laguna, Rizal, Visayas, Palawan. Pag merunong kayong mag-repair, pag alam nyo mag-repair ng mga cellphone o kaya vape or whatever, ipaalam nyo sa akin guys kasi inilalagay ko sa notes kung sino-sino yung mga tao yun. Tapos pag may nag-message sa akin, pwede na sa kanya ko siya ibigay. Okay? And marami tayong nabibigyan ng repair, no? Kasi hassle kasi yung ganun, yung ipapadala sa akin, lalo na kung may pang-uusapan, pag minsan, pagdating water damage, sayang lang yung pera. Pag minsan, di nagagawa. Okay? So, sa cellphone, mas okay pa. Kung cellphone, halimbawa, ay pinapadala, or mga gadgets, or mga gamit sa computers, mas malaki yung chance na magawa. Hindi siya prone sa ijus eh, sa tubig. So, malaking bagay yun. Doon naman sa mga nangihingi ng vape, pasensya na kayo. Namimigay ako ng mga vape pero hindi ako hindi ako yung tipong mamimigay lang pag nanghingi kayo. No, pinaghihirapan 'yan. And yung bisyo, gaya ng sinabi ko no nakaraan, yung bisyo niyo, meron ako na reply ng ganito eh. Yung bisyo ninyo, huwag niyo ipanghihingi kung kani-kanino. 'Di ba? 'Di ba? Ganun nga kasimple, 'di ba? Bata ka pa lang, mga teenagers. Maninigarilyo 'yan, tapos yung panigarilyo niya hihingi pa niya sa magulang niya. 'Di ba? Isang kasabihan yun eh, na yung bisyo mo, huwag mong ipangihingi sa iba kasi kawalang hiyan yun. Ibig sabihin, kung gusto mong magbisyo, syempre katawan mo yan, kailangan paghirapan mo. No? Iwasan nyo yung parang pulubi na papaawain mo yung sarili mo. Paano ba masasabihin? Magpapaawa ka. Kuya, wala kasi akong ganito eh. Wala akong pera, ganito. Gusto ko mag-beep, ganyan. Maraming ganun. So iwasan niyo yun guys, yung manghihingi kayo para lang sa ganun. Hindi maganda. Yung asin tinatawag na arbor. Okay lang mag-arbor, di ba? Pero hindi ko gali na mag-arbor. Marami rin kasi namang mga ganung mga content creator na pinapakita nila na pag mahirap yung buhay ng tao, bibigyan nila. So pag minsan nakukuha yun or nakakatch nila yung ugali na yun, sige magpapaawa lang pala ako, bibigyan na ako. Hindi ganun. Magsikap tayo sa buhay, guys. And patunayan natin na kaya natin. No? Iwasan natin yung magpapaawa para lang sa ganung kababaw na bagay, gaya ng bisyo. So, may mga ganun. Pag minsan mayroon ka makikita ang pulubi, biglang nanghihina. Pag manghihina na lang bigla yan. Biglang gaganon siya. Tapos biglang akala mo hindi kumain ng 5 araw. Tapos siyempre bibigyan mo, pagtalikod mo biglang super science yun. Lalakas siya bigla, tapos tatakbo. May pambili na siya ng kung ano ba yung gusto niyang bilin. Which is ikaw naman, nalo ko ka. Bawal din yan yung magbigay sa mga pulubi. Kasi meron tayong batas dyan. Nalimutan ko yung batas, hindi naman kasi ako. Basta may batas dyan. Yung magbibigay lang kayo sa pulubi, posibleng nagkakasala na kayo sa batas. Ibig sabihin, pwede kayong makasuhan pa. Nagbigay ka lang, naawa ka lang, makakasuhan ka pa. So, yun. Sana may naibigay akong konting information dito and i-share ko sa inyo yung ibang mga information tungkol dito sa host. Malapit na talaga yan. Balik tayo sa topic, no? Malapit na yan. Mamaya, alas 12. Manonood ka ba o hindi? Yun. Ako, tingin ko manonood ako. Titingnan ko kung anong resulta. No? Yun. So, guys. Ito po muli si Daddy Bean. Magandang araw sa inyo. Bye-bye. Oof.